Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen. He is risen, and He lives forevermore. He is risen, come on and celebrate the resurrection of our Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He lives forevermore. Celebrate the resurrection of our Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, come on and celebrate the resurrection of our Lord. Chapter 10, verse 1 to 11. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto ng daan, kundi umakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan ng daan. Pinapasok siya ng gwardiya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at nilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, sinong muna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako nga ang pinto ang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako nga ang pintuan. Ang sino mong pupasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Purihin po natin ang Diyos. Mapagpalang Paskwa ng pagkabuhay sa inyong lahat.
Ito pong araw na ito ay talagang very significant sa atin kasi ito yung tinatawag nating Resurrection Sunday. Dito po sineselebrate natin yung o ipinagdiriwang natin yung pagkabuhay na maguli ni Kristo Jesus na siyang nagbigay na o na siyang sumelyo o nagselyo doon sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Sa pamamagitan nito, siya ay naging matagumpay o nagtagumpay na sa kamandag ng kasalanan na kamatayan. At dahil dito, tayo na mga nagtitiwala sa kanya ay makatatanggap din ng buhay na walang hanggan sapagkat yung kanyang tagumpay ay ating tagumpay. Hallelujah! Sa aking mga kapatid, dyan po sa First Peacemakers Church of Cainta. Oh, magandang linggo ng pagkabuhay sa inyong lahat. Sa mga churches ng Missionary Outreach of the Philippines, biyayaan kayo patuloy ng Panginoon ng kanyang kasiglaan, kalakasan, provision, at yung nag-uumapaw na biyaya na kanyang ipinapangako sa kanyang mga anak. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Maganda po yung message natin na iuugnay natin dito sa Linggo ng Pagkabuhay. Kasi alam niyo po, lahat ng ginagawa natin, kung hindi na buhay na maguli si Kristo Jesus, sinabi po sa 1 Corinto chapter 15, mababaliwala. Pero dahil po siya nabuhay na maguli, hindi na sasayang ang lahat ng ating pagpapagal. Tayo po ay dumako sa panalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po, O Diyos, sa ginawang sacrifice ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo nang siya ay namatay para sa aming mga kasalanan. At hindi lamang yon, Panginoon, naging matagumpay sa kamandag ng kasalanan, sa kanyang pagkabuhay na maguli. At dito po, O Diyos, tinatamasa namin ngayon yung kanyang tagumpay na ito. Dahil po, O Diyos, ito talaga ang nagselyo sa lahat ng kanyang mga ginawang pagpapasakit para sa amin. Lord God, maghari ka sa lahat ng gagawin namin ngayong linggo. Sa pakikinig ng iyong salita, dinadalangin namin na bubuksan mo isipan namin at puso namin upang, Panginoon, kami ay palakasin ang iyong salita. At nawa ito'y parati magturo, O Diyos, dun sa darating na completion o pagiging ganap ng aming tagumpay. Ito ay ang pagsama namin sa presensya ng Panginoon sa huling araw. Salamat po. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Essential Channel Grace. These are the three most important words you should know as a sheep of the all-important shepherd. Ito po yung part 2 ng ating preaching sa The All-Important Shepherd. Ang pinakamahalaga, daluyan, biyaya. Ito po yung tatlong kataga na nagrema sa aking puso habang pinagninilayan ko ang serya natin tungkol sa The All-Important Shepherd. Hindi mo mababasa ito sa mga katagang ating ginamit sa ating teksto. Sa mga katagang ating ginamit sa ating teksto. Gayunpaman, ito ay nakaukit sa bawat letra ng passages na ito. Samahan ninyo ako ngayon at ating himaymayin ang bawat isa. Tatlo lang naman ito . Una, essential.
Ang ibig sabihin nito sa salitang Ingles ay absolutely necessary or extremely important. Sa simpleng pananalita, hindi ka mabubuhay kung wala ito. It is something that you cannot live without. Your survival depends on it. Essential. Alam ng lahat ng mga tupa ito. Sa kanila, isa lang ang pinakamahalaga. Ang kanilang pastol. Kung wala ang kanilang pastol, mapapahamak sila. Hindi sila mabubuhay. Ito ang malinaw na deklarasyon ng awit 23 verse 1 na sinabi dun eh, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Sa Lucas chapter 10 verse 38 to 42, dumalaw si Jesus sa bahay ni Mary at ni Martha. At alam naman natin ang nangyari na sa storyang ito. Si Mary ay naupo lang sa paanan ni Kristo Jesus at nakikinig sa kanya. Samantalang si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda. Medyo nainis na si Martha. Kaya't sinabi niya kay Jesus itong pagkasali ng mabuting balita, "Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda na nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako." Ano ang tugon ng Panginoong Jesus? Sa Lucas chapter 10 verse 41 to 42, sa NIV, ganito ang pagkasalin, sa New International Version. "Martha, Martha, you are worried and upset about many things, but only one is needed." Only one is needed. Gusto ko ang ginamit ng mga kataga ng mabuting balita sa verse na ito. Ganito po yung pagkasalin. "Martha, Martha, nababalisa ka sa at abalang-abala sa maraming bagay. Iisa lang naman o iisa lamang ang talagang kailangan." Iisa lamang ang talagang kailangan. Iisa lang. Sinabi na ni Kristo Jesus kung ano ito. Pero ano, gusto ko pang magbigay ng karagdagan galing mismo sa bibig ng ating Panginoon. Sa Matthew chapter 22, kinumpronta siya ng isang si Kristo Jesus, kinumpronta ng isang teacher of the law. At sinabi niya, "Ano ba ang pinaka, Panginoon, ano po ba ang pinaka greatest commandment?" At tinugon ito ni Jesus sa Matthew 22 verse 37. Sa NIV, sabi niya eh, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment." First and greatest commandment. Yeah, first, ha? Ngayon, may second greatest commandment. At alam na natin ito, di ba? Love your neighbor as yourself. Kaya lang, ang kalidad ng second commandment na ito ay nakaangkla sa first commandment. Ibig sabihin, hindi mo matutugunan ng katanggap-tanggap. Sa Diyos ang second greatest commandment hanggat hindi mo pa nagagawa yung first greatest commandment, which is love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.
ang kalidad o ang sukatan ng second greatest commandment, which means to love others. O, una kasi Diyos eh. Sukatan nito is how you love God. Sa pamamagitan ng iyong pag-ibig sa Diyos, yung pag-ibig na ito magmamanifest din sa iyong kapwa. Sa ano, sa Matthew 6:33, binanggit din ni Kristo Jesus ang the greatest purpose. Ano ito? Sa New International Version uli, sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Seek ye first. Seek ye first. Ito ang naging kasalanan ng bansa ng Israel sa lumang tipan. Ikinasama ito ng damdamin ni Yahweh. Kasi nakalimutan nila ang pinakamahalaga. They have forgotten what is essential. Sa Jeremiah chapter 2 verse 13. Sa New International Version uli, ito ang sinabi ni Yahweh. Yung talagang masama ang loob niya eh. Sinabi niya kay Jeremias, my people have committed two sins. They have forsaken me, the spring of living water, and have dug their own cisterns, broken cisterns that cannot hold water. Dalawang kasalanan ng aking bansa, babayan eh. Una, itinakwil nila ako ang tubig na nagbibigay buhay, at pagtapos yan, humukay sila ng sarili nilang imbakan ng tubig na hindi naman nakakahawak ng tubig, hindi nagtatagal. Alam yung pagkakaiba ng ano, bukal sa nakaimbak na tubig. Yung nakaimbak na tubig, nauubos eh. Sabi nga dito, broken cisterns. Ibig sabihin, nawawala ito, nag-evaporate. O minsan may mga crack dun sa ano, sa bato na kanilang hinukay. At ito'y unti-unting nawawala. At habang tumatagal, nagiging mabaho ito, nagiging stale. Pero yung bukal, patuloy. Ano? Patuloy na ano ito eh. Patuloy na dumadalaw eh. At ito'y sariwa parati. Ganito nangyari sa bansa ng Israel. Ano ba yung broken cisterns na tinatawag na binabanggit ni Yahweh dito? Eh yung ano, yung kanilang paghanap ng pag-asa sa ibang bansa. Nakala nila yung ano, yung alliances sa stronger nations makapagbigay sa kanilang security. Yung kayamanan, yung talino. Walang pagkakaiba sa atin ngayon, ano? Minsan, nakakalimutan natin eh. Ng ating, ano, ang ating pag-asa ay nandoon sa bukal. Wala doon sa broken cisterns. Sa teksto natin ngayong umaga, inilarawan ng mga tupa ang katotohanan ito. Sa verse 4 at verse 5 ng John chapter 10, ito yung pagkasalin uli sa New International Version. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. His sheep follow him because they know his voice. Alam nila ang kanilang kaano, no? Ang tinig ng kanilang pastor. Pastol. Verse 5, but they will never follow a stranger. In fact, they will run away. They will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. Tignan nyo ah, alam ng mga tupa ang pinakamahalaga eh, na kahit na sila tawagin ng ibang tao, o kahit na nakita natin eh, maganda ang tinig ng iba, hindi sila susunod doon. Maihahambing din natin ito sa atin eh. Araw-araw, nangungusap ang Panginoon sa atin, yung tinig niya naroon. Kaya lang, nahihila yung atensyon natin ng iba't ibang mga bagay.
Yan din minsan ang ano, ang nagiging setback ng teknolohiya eh. Marami na tayong pwedeng magawa. And sometimes it occupies our time. Sa social media, sa babasahin natin, sa marami pang iba. All of them speak to us. Lahat sila may tinig. Pati yung mga pinag-aabalahan natin sa buhay, lahat yan may tinig. Pati mga pinapahalaga natin, lahat may tinig yan. Nangungusap. Pero nare-recognize mo ba yung tinig ng Panginoon? Araw-araw nangungusap siya sa atin. At kailangan alam natin ito katulad ng isang tupa. Nakikinig. Kasi naniniwala tayo na yun ang ating buhay. Yun ang buhay natin. May binanggit din si Kristo Jesus dito sa Mateo eh. Tungkol dito, ano po, sa ating mga kayamanan. Kung ano yung pinapahalagahan natin, nandoon yung ating puso. Kaya nga sabi niya eh, store treasures in heaven. Mag-store ka ng treasure doon. Kasi kung nasaan yung treasure mo, there your heart will be also. Alam naman natin mahalaga yung bukal. Diba? Bukal na nagbibigay buhay. Alam naman natin eh. Pero pinahahalagahan ba natin sa ating mga gawa? Pangalawa, yung channel. Ito isa sa nagrema sa akin eh. Channel o daluyan. Doon sa ating text uli, sa chapter 10, verse 9, ng John. Sabi ni Kristo doon, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. He will come in and go out and find pasture. Come in and go out and find pasture. Nung sinabi niya, ako yung gate eh, kwinento ko na ito nung nakaraang linggo na pagdapit ng gabi, merong isang koral na pinupuntahan lahat ang mga tupa. At para pumasok ng mga tupa doon, kailangan tumayo yung ano, yung kanilang pastol doon sa pintuan ng koral na to. Dahil tinatrust nila ang pastol nila, papasok sila doon. O kaya sabi niya, I am the gate eh. Tapos kinaumagahan, tatawagin niya bawat isa by name, bawat pangalan. Tatawagin niya bawat isa mga tupa at mga tupa itong lalabas. At dadali ng pastol na ito sa isang lugar na marami sila makakain. Provision, pasture. Sa Psalm 23 verse 5, sabi po doon eh, you anoint my head with oil, my cup runs over. Pasture, cup running over. Ang mga ito'y tumutukoy sa provision o lahat ng pangangailangan ng tupa upang siya ay mabuhay. Ang lahat ng ito ay galing sa kanyang pastol. Galing sa kanyang pastol, hindi galing sa kanya. Kaya nga, ang title ng message natin ay The All-Important Shepherd. Kasi alam ng tupa na mamamatay siya kapag hindi siya kinalinga ng kanyang pastol. Mamamatay siya. Mapapahamak siya. This talks about total dependence on the shepherd. Pero meron pa akong isang expanded application yan, mga kapatid. Hindi ikaw ang pinanggagalingan ng provision upang matugunan ang pangangailangan ng ministry. Hindi ikaw. Lahat ito ay nanggagaling o nagmumula sa bukal na nagbibigay ng buhay. Ang Diyos Ama sa pamamagitan ng punong pastol na si Kristo Jesus. Ganun po yun. Ganun yun. Isa sa, talaga dapat tandaan natin ito.
Minsan nagproblema tayo, no? Maraming pangangailangan. Maraming mga bagay na dapat nating matugunan. Eh, kasi inisip natin sa atin ang gagaling. Hindi sa atin ang gagaling ito. Hindi ikaw ang binigyan ng Panginoon na responsibilidad para ikaw ang tumustos lahat ng ito. Lahat ng pangangailangan. Hindi. Responsibilidad niya yon. Ang responsibilidad mo lang, kailangan ikaw ay nakaugnay parati doon. Kasi daluyan ka nga eh. Nakaugnay ka. Doon sa tubig na nagbibigay buhay, parati yan. Para mag-flow-flow. Yung provision through you. Isa sa mahalagang aral na isinapuso ko sa paglilingkod ay ang definisyon ng salitang ministry na inakda ni Warren Wiersbe. Ganito ang kanyang pagkalimbag. Makinig kayo ha. Ganda ito eh. Ministry takes place when divine resources meet human needs through loving channels to the glory of God. Ulitin ko ha. Ministry takes place when divine resources meet human needs through loving channels to the glory of God. Ministry is always involves meeting needs. Needs yan. Yan ang ibig sabihin ng ministry. Kasi inisip natin kasi, ang ministry ko, tumugtog. Hindi yan yung ministry mo. Ang ministry mo, tumutugtog ka para yung iba eh, mabiyayaan ng blessing ng Lord, no? Na sa pamamagitan ng yung pagtugtog, mahikayat sila mag-praise sa Panginoon. Ito yun. It's always for others. So, ang divine resources, nanggaling ito sa bukal na nagbibigay buhay. At alam natin, lahat may pangangailangan. Pero, may ginagamit ang Diyos eh, para matugunan yung lahat ng pangangailangan ng kaharian. Lahat. O sabihin na natin sa local church natin. O sa spiritual community natin. May ginagamit siya. Ikaw yun. Ikaw yun. Pero hindi niya binibigay rin responsibilidad na ikaw ang ano? Ikaw ang panggalingan nito. Kasi ang pinanggagalingan nito ay ang bukal na nagbibigay buhay. Kailangan mo lang umugnay doon. Isang lesson din ito na natututunan din namin sa pastoral team. Kasi talaga, nakikita namin kung paano bine-bless ng Panginoon ang iglesia. And God uses channels of blessing. Hindi lamang yung iglesia, pati yung lahat ng kasama sa ating spiritual community. Ikaw ang channel o daluyan ng divine resources na nanggaling sa bukal na nagbibigay buhay. At dahil wagas at di nauubos ang divine resources na ito, walang pangangailangan na hindi nito kayang tugunan. This is the secret to a worry-free life in the ministry. At sineshare ko na rin ito sa lahat, kasama na sa mga kapwa ko, kamanggagawa, mga pastor. Don't be overburdened by the ministry needs. It is not your responsibility. That is God's responsibility. Sa John chapter 7 verse 38, sinabi niya, "Whoever believes in me, as the scriptures has said, streams of living water will flow from within him." Streams of living water. Kaya tinan mo ha, yung stream na nanggagaling dun sa bukal na nagbibigay buhay, pupunta sa puso mo and from your heart it will flow. Magiging blessing ka sa karamihan.
makakapag-refresh ka ng lives, mga buhay. Madadala mo yung blessing ng Lord. Pero kailangan, nakakabit ka doon, nakaugnay ka. Dahil daluyan ka eh. Itong nakarang linggo, sinabi ko po sa inyo na may dahilan kung bakit sobra-sobra mag-bless ang Panginoon. Ano ito? Babasa lang ko ng mga ilang mga verses. Ha? Scriptural references. Sa 2 Corinthians chapter 12 verse 3 to chapter 1 verse 3 to 5. Sabi dito, "Praise be to God the Father of our Lord Jesus Christ." Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. The Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. Nanggaling sa kanya eh. At nako-comfort mo yung iba, hindi dahil sa iyo, dahil sa Panginoon na kinomfort ka, pinuno yung puso mo. Nagiging comfort din sa iba. Verse 5, "For just as the sufferings of Christ flow over into our lives, so also through Christ our comfort overflows. Kita mo ha? Nag-overflow sa puso mo. Now, sometimes, hindi mo na kailangan magsalita pag nakakabit ka dun sa ano eh. Dun sa tubig na nagbibigay buhay eh. Pag parating dumadalo yan tubig, minsan hindi mo na kailangan magsalita eh. Yung presence mo lang makakapag-refresh na ng mga tao sa paligid mo. At totoo nangyayari yan at nangyayari yan sa akin. Okay, sa ano? Romans 12:13, "Share with God's people who are in need. Practice hospitality." Sa 1 Timothy chapter 6 verse 18, sabi doon eh, "Command them to do good and to be rich in good deeds and to be generous and willing to share." Oh. Hebrews 13:16, "And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased." Sa Galatians chapter 6 verse 10 o 9 ba 'yon na sinabi to, alalahanin mo yung mga household of faith, nung unahin mong biyayaan. So ano ang ano? Ano uli ang purpose? Bakit sinosobra ng Panginoon? Para maging daluyan ka. Maging daluyan ka. Kaya pagka sobra-sobra, nagsasaya, "Oh, praise the Lord, oh, marami pang sobra." Tanungin mo ang Panginoon, "Lord, ano ba purpose? Ba't sumobra?" Now, minsan, meron kang pangangailangan pala na hindi mo hiningi sa Panginoon, na kailangan palang tugunan. Alam na ng Panginoon yun eh. Tinugunan niya na. Pero kadalasan, binibigyan ka ng oportunidad na maging daluyan ng pagpapala sa iba. Ginagawa na ng iglesia natin yan. And I'm so happy. Pero sana, sa bawat miyembro, ganun din tayo. Maging daluyan tayo ng pagpapala. Ang panghuli, grace. Biyaya. Sa Acts chapter 17, verse 28, ito yung sinabi, "Our life in the kingdom, in Him we live and move and have our being." In Him we live and move and have our being. Sa pamamagitan niya lamang tayo nabubuhay. Galaw tayo. At tayo ay nagagawa natin yung mga dapat natin gawin. Ito yung grace ng Panginoon eh. "Our life in the kingdom is all about grace. Period. Grace. Wala nang iba." Kaya sabi mo, faithfulness, hindi ka magiging faithful kung wala yung grace ng Lord. Sabi mo, obedience, hindi ka magiging makakapag-obey ng ano, kasi nag-fail tayo eh, mahina tayo eh, kung wala yung grace ng Lord.
O sabihin mo, endurance, how can you endure pag wala yung grace ng Panginoon? Lahat yan, it's all about grace. Ito dapat intindi natin eh. Lahat ito, grace ng Panginoon. Kaya tayo, walang pwede yung pagmalaki. Naririto ako ngayon, nag-preach sa inyo, also because of God's grace. Wala nang iba. Nakapagpapatuloy sa gawain, dahil sa grace, biyaya ng Panginoon. Wala nang iba. Ephesians chapter 1, verse 7 and 8. Sabi sa NIV, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of His grace that He lavished on us with all wisdom and understanding. Wow! The riches of His grace that He has lavished on us. Kita mo, no? Hindi tinipid ng Panginoon eh, yung biyaya niya. Ibinuhos niya sa iyo. 2 Corinthians chapter 12 verse 9, New King James Version. And He said to me, "My grace is sufficient for you, for My strength is made perfect in weakness." Sino nagsasalita dito? Si Apostol Pablo. Sa kanyang kahinaan, sinabi niya, "Ako'y malakas." Ha? Mahina? Malakas? Hindi. Kasi sa grace ng Panginoon. Sa kanyang kahinaan, siya'y malakas. Bakit? Kasi sa biyaya ng Diyos. Sa John chapter 1 verse 16, sa New American Standard Bible, itong pagsasabi, "For all His fullness we have received, and grace upon grace." Wow! Grace upon grace. Ito yung grace, pinatunga pa ng grace. Ha! Ito ang buhay natin, mga kapatid. Alalahanin natin yung tatlong ito. Lalong-lalo na itong ngayong araw ng pagkabuhay na maguli. Ito yung mga tanggap natin eh. Ito yung natanggap natin na nabiyaya dahil po sa resurrection ni Kristo Jesus eh. Ito yun eh. So tandaan natin ah. Essential, channel, grace. Pinakamahalaga, daluyan, biyaya. God bless you all. God bless you all. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hand. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls, and hears me when I call. I have a Father. He calls me His own. He'll never leave me, no matter go. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls, and hears me when I call. He knows my name.
He sees each tear that falls and hears me when I call. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He hears me when I call. Sige po, ihanda na natin ang mga elements. Ano po, at tayo'y dadako na sa ating Santa Cena. Upo na yung mga pamilya, mag-gather together. At katulad ng sinasabi ko sa ganitong gawain, meron po magli-lead sa atin. At sana po mangunguna yung aba ng tahanan. Pero kung wala, kahit sino pong isang nakatatanda na siyang sasamahan ako sa pagganap natin ng Santa Cena. Magli-lead siya sa family. Gawaing ito ay matatagpuan sa 1 Corinto chapter 11. At yung tekstong gagamitin natin ay yung verses 23 hanggang 26. At ngayon po babasahin ko ito sa New English Version. Diba, no, nakahanda na lahat. Tayo magsisimula na. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sige po. I-distribute sa bawat isang members ng family. Tayo magpartake. Sige po, kunin natin ang saro at itutuloy natin ang ating binabasa. In the same way also, he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Tayo pong lahat. Thank you, Lord. Kagalingan po bawat patak ng dugo, inatawad ako, ngunit paano na ngayon yumaong buhay mo? Sino ang sasaklolo? Paano kung mga pangarap manatili ng biko, isa-isang pumuho? Paano na ngayon yumaon buhay mo? Sino ang sasaklolo? Ngunit ito ang sabi ng buhay na katotohanan, ang katotohanan.
kulolo. Ngunit ito ang sabi ng buhay na katotohanan. Ang katotohanan ay nabuhay ng muli. Buhay, buhay ang pag-asa ko. Kamatayan sa'yo, gugulong na muli ang bato sa buhay mo dahil buhay ang Kristo ko. Buhay, buhay ang pag-asa ko. Kamatayan sa'yo, gugulong na muli ang bato sa buhay ko dahil buhay ang Kristo ko. Gugulong na muli ang bato sa buhay ko dahil buhay. Sana po marami tayong natutunan ngayong linggong ito. Gusto ko pong ulitin na yung tatlong katagang ito na itanim natin sa ating puso bilang mga tupa ng The All Important Shepherd. Ang una ay yung salitang essential, pinakamahalaga. Ang pangalawa ay yung channel, daluyan. At ang pangatlo ay yung grace. Kung may ECQ, nasa ECQ tayo ngayon, yung message natin naman ngayon ay ECG. ECG. Ano po? Essential channel grace. Hallelujah. Sa mga pagkakataong ito, dahil April, ano po? Tatawagan ko ang lahat ng mga magbe-birthday ng April na tumayo, kung nasaan man kayo ngayon. At tatawagan ko na rin yung ating mga kapatira na magse-celebrate ang kanilang anniversary ngayong April 4. Ito po, dadalhin natin sa Panginoon. Alam nyo, kahit na tayo naka-lockdown, yung biyaya ng Diyos hindi mala-lockdown. Kaya pasasalamatan natin siya. At tayo magbibigay ng ating pasasalamat sa kanyang ginawa sa ating buhay. Sige po, yung mga may birthday ng April at yung mga magse-celebrate ng anniversary, tumayo po tayo and I will extend a prayer for you bago tayo mag-closing prayer. Po, tayo manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa magdadaos at nagdaos ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng Abril. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa nagdaos at magdadaos ang kanilang wedding anniversary ngayong Abril, Panginoon. O Lord God, yung kanilang pagdating sa araw na ito ay isa na pong buhay na patotoo ng iyong katapatan at pag-ibig sa kanila. Salamat po sapagkat patuloy mong binibiyayaan ng iyong proteksyon, kalinga at ng iyong katapatan, Panginoon, ang aming mga kapatid na ito. Yung mga magdadaos ng birthday nila, Ama, lalo mo pang bigyan ng nag-aalab na pag-ibig sa iyo ang bawat isa ngayong pandemic, Panginoon. Maraming oras para
gugol ng panahon upang magnilay at ikaw ay pasalamatan at magbigay ng thanksgiving sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na yung mga birthday celebrants ay bibigyan mo ng regalong ganito, Lord. Touch them one more time, O God. O Lord, dalangin namin, Panginoon, na maging special ito, yung kanilang birthday dahil sa revelation, Panginoon, na yung pamamala sa kanilang buhay. Yung mga magdadaos naman ng mga anniversary, Lord God, bigyan mo pa lalo ng tibay ang kanilang relasyon, na yung pag-ibig nila patuloy pang lalalim araw-araw. O Lord God, gawin mo ding gawin mo ding very special, Ama, yung pag-celebrate nila ng kanilang anniversary. Lord God, patuloy kang kumilos sa kanilang buhay, maghari sa kanilang buhay. Patuloy, Panginoon, ipamahalas mo, Ama, ang iyong katapatan at ang iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Hallelujah. Marami po nagtatanong sa akin kung tuloy yung ating gawain na prayer, weekly prayer, every Friday. Tuloy po ito, alas 8 ng gabi ang start natin. At kung nahirapan kayong humanap ng link, makikita niyo po ito sa ating mga ministries sa webpage natin, doon sa ating FB page sa First Peacemakers Church of Cainta. Insta ko din po na malagyan o ng link yung mga iba't iba na mga ministry. Magtanong lang po tayo kasi nandoon naman yung link natin sa Zoom . Nagpapatuloy po ito every 8 o'clock. Minsan hindi po ako nakakasama doon kasi kadalasan pagka Friday nagre-record ako ng ating preaching at ng pagsambahay, at minsan marami lang talagang mga gawain ng inyong pastor. Dahil hindi lamang po naman sa church natin siya naglilingkod, pati sa lahat ng mga churches ng missionary outreach. Kaya patuloy po natin ito, kailangan natin ng panalangin . Lalong-lalo na ngayon. Tumataas na naman yung mga incident ng nahahawa, . Kailangan natin ipanalangin, pati na yung mga nag-aagaw buhay sa kanilang sa bawat hospital. Ipanalangin po natin ito, malaki ang nagagawa ng ating panalangin. Kaya umatin kayo, ng prayer time. Isa ito sa pinakamahalagang gawain ng ating iglesia. Take part in it, . Maging parte tayo ng ating prayer. Hallelujah. Kung meron pa pong mga ilang mga announcement, tingnan na lang natin sa ating sa ating FB page at magpo-post po kami doon. Baring hindi nyo pa rin alam, yung ating buting pastor sa Floodway ay umuwi na sa Panginoon itong nakaraang linggo. At ang inyong pastor po nagpa-participate din sa kanilang memorial na ginaganap sa Zoom. Meron ata silang pinost na link na . Pero ngayong linggo, itong linggo na ito, mamayang gabi, ako po ang magli-lead sa memorial service na ito. Nasasamaan ako ng mga pastor natin sa missionary outreach. So nagukul po tayo ng mga, humingi po tayo ng isang oras na tayo naman po maging makasama ng taga Floodway upang bigyan ng memorial service ang ating buting pastor ni Pastor Jun Adan. So ayun lamang po ang aking mababalita. At yung iba, tignan na lamang po natin sa ating sa posting natin sa ating FB page. Purihin ang Diyos. Tayo po ngayon ay dumako sa panalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, narito kami lumalapit sa iyo, O Diyos. Kinikilala na wala kaming magagawa kung wala ka. Nagpapasalamat, Ama, sapagkat yung biyaya mo ay patuloy na nagsusustain sa amin, nagpapalakas,
At nagbibigay Panginoon, yung nagbibigay ng ano, ng kasiglaan sa bawat isa sa amin. Nagsusustain sa amin upang may sakatuparan namin ang mga nais mo. Dinadalangin ko ngayon, Panginoon, ang spiritual family ng First Peacemakers Church of Cainta. Patuloy na abutin mo ang bawat pamilya. Lord God, lalong tumibay ang relasyon ng bawat isa. Lalo, Panginoon, na magliwanag, lalong-lalo na sa panahon na ito na umiiral ang COVID-19 pandemic. At gamitin mo ang bawat isa na maging daluyan ng iyong pagpapala. Una, sa kanilang mga kapatid. Pangalawa, sa lahat ng mga nangangailangan. Lord God, dinadalangin din namin yung Tent of the Shepherd, O Lord, sa floodway, yung pinapasura ng iyong lingkod na umuwi na sa iyo. Lord God, isustain mo din sila. Magkakaroon ng malaking vacuum, O Lord, dahil nawala ang kanilang pastor, pero ikaw po ang inaasahan namin magtatayo ng iyong lingkod upang, Ama, itong gawain na ito na ikaw mismo ang nag-establish, ikaw mismo ang nagtatag, ay makapagpapatuloy. Kasi ikaw din, Panginoon, ang siyang sentro, O Lord, ng gawain ito. Sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, the gates of hell shall not prevail against it. So, O Lord, we believe na yung gawain mo na ito sa floodway will prevail. Kasi ikaw ang nagtatag nito. Dinadalangin din namin yung mga kababayan namin na nag-aagaw buhay ngayon sa mga ICU units ng mga hospital namin, O Diyos. Panginoon, abutin mo sila ng iyong biyaya ng kagalingan. Sinabi mo sa iyong salita, Ama, na ikaw ang nagbibigay ng ulan sa lahat ng tao. Ulan at araw sa lahat ng tao. Kaya nga po, O Ama, dinadalangin namin na abutin mo sila ng iyong kagalingan. Lord, you will bless them with your healing. At yung mga hindi nakakilala sa iyo, Panginoon, bubuksan mo ang kanilang puso upang sa pamamagitan ng experience na ito, yung pagkilos mo, sila, O Diyos, ay makakasumpong sa kaligtasan na na kay Kristo Jesus. Salamat po, Panginoon. Maghari ka sa lahat ng aming gagawin. At ikaw, O Diyos, ang siyang mauna sa puso namin sa lahat ng pagkakataon. We give you praise and we give you glory in Jesus' name. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen and amen. God bless you all. Keep safe, everyone.